Hello guys! Welcome, welcome! Collective reading tayo ngayon. So be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So mag-start muna tayo sa mensahe sa'yo. So pipick lang tayo ng angel number na mensahe para sa'yo, okay? So meron ditong 12-12. Meron ditong 15-15. And meron 666. So, hindi naman porket 666, masama na yan, ano? So, meron ditong mensahe. Kumbaga, sa 666, yan yung reflection, okay? Kumbaga, sa reflect natin kung ano yung mga ginagawa natin, yun yung nagre-reflect sa atin. Kumbaga, kung ano yung gawa nating mabuti, yun yung magre-reflect sa atin. At kung ano man yung gawa nating masama, yun din yung magre-reflect sa atin, okay? So, yung 666 number, nangangahulugan ito ng pagbabago, okay? Kumbaga, binibigyan ka dito ng warning na kailangan mo na ng tamang pagpapasya, okay? Or pwede rin sabihin, tanggalin na yung mga masasamang habit or bisyo na hindi na makakatulong para sa'yo. Kumbaga, binibigyan ka dito ng signal ni universe na kailangan nating ng pagbabago, okay? So, nakikitaan ko rin dito, no? Sinasabihan ka dito na maniwala ka, okay? Maniwala ka sa sarili mo, tanggalan na yung mga bagay-bagay na kailangan ng i-release, okay? Para hindi na masaktan pa. Kumbaga, kapag nahihirapan ka na sa isang sitwasyon, kailangan mo na itong tanggalan at tumungo ka sa panibagong direksyon na mayroong pag-asa. Kumbaga, meron ka ditong affirmation, ano? As I refocus on what serves my highest good, I feel myself shift into my highest self. Kumbaga, ano, tinuturoan ka dito na mag-refocus ka or mag-focus ka sa mga layunin mo sa buhay at dun ka magtuon, ano, na kung saan ka mapapabuti, okay? Kumbaga, ano, binibigyan ka lang dito ng advice, okay? Binibigyan ka dito ng babala, okay? Na kailangan mag-focus ka sa sarili mo, okay? So, meron ditong 15-15. Kung madalas mong makita ang 15-15. So, meron ditong creativity. So, nagpapahiwatig ito na kailangan, kumbaga, no, nakikitaan ko dito na nakakonek ka sa sarili mo, okay? Sa mga bagong ideas na pumapasok sa kaisipan mo, kumbaga, nagkakaroon ka dito ng maraming ideas, nagkakaroon ka dito ng layunin, okay, or pwede rin sabihin na magkakaroon ka dito ng bagong layunin na kung saan ang makakatulong sa sitwasyon mo. And then, nakikitaan ko rin dito, no, sinasabihan ka dito na i-allow mo yung sarili mo, okay, na i-connect, or pwede rin sabihin, i-allow mo yung sarili mo na magdasal, okay, nang sa ganun, no, dire-diretso na ma-receive mo itong mga blessing na to. And then, nakikitaan ko rin dito, no, na maraming sumusuporta sa iyo na mga tao na nagmamahal sa iyo or pwede rin sabihin sa paligid mo, okay? Kumbaga, no, sinusuportahan ka dito and then nakikitaan ko rin dito na mararamdaman mo yung presensya ni Divine, ni God, okay? Kung paano siya kumikilos sa buhay mo. Ito lang yung mensahe, no, 15-15, creativity. Kumbaga, magkakaroon ka dito ng bagong ideas, bagong pananaw at bagong pangunawa sa sitwasyon na kinakaharap mo. So, meron ditong affirmation, creativity is my bright light. As I express my creativity, I feel a beautiful flow of love and connection. So, ito yung mensahe, no? Then, kung madalas mo din makita yung 12-12-12, so meron din ditong mensahe sa'yo, duality. So, ibig sabihin ito, ay nagpapahiwatig ito na kailangan ng ayusin kung ano yung mga dapat ayusin sa sarili natin, okay? Kumbaga, ito na yung time na kailangan nating i-release yung mga bagay na dapat tanggalin sa atin, yung hindi na makakabuti para sa atin, okay? So, ito yung nire-remind ka na i-embrace mo yung pagbabago. Na kung saan, ano, dito, nagkakaroon ka ng pagbabago individual, na kung saan, dito yung paglago na nagkakaroon ka dito ng growth para sa sarili mo, and then, minumungkahi din dito na it's time na para mag-matured, okay? At tanggalin na yung mga bagay na hindi na makakabuti, okay? So, meron ka ditong affirmation. So, nakikitaan ko dito, no, I fully embrace who I am. Kumbaga, no, tinuturoan ka dito na tanggapin ang iyong sarili kung sino ka, okay? Kumbaga, no, ayusin yung mga dapat ayusin sa sarili, tanggapin yung mga dapat, kumbaga, no, kahit may mga flow ka or kung kahit may mga negative ka na kaisipan or hindi naman may iwasan na magkaroon tayo ng insecurity sa iba, kumbaga, tinuturoan ka dito ang tanggalan nito, okay? At ayusin, ayan.
Then nakikitaan ko rin dito, no, ito yung affirmation mo. I fully embrace who I am, allow change where it's needed, I trust duality within me. Kumbaga, no, nagtitiwala ka na ito'y kikilos para sa'yo, okay? So, nakikitaan ko rin dito na hayaan mo yung pagbabago. Kumbaga, tinuturoan ka dito na magtiwala kay God, manampalataya ka kay God. Kasi lahat ng mga nangyayari ay may dahilan kung bakit nararanasan mo yung mga bagay na yan, okay? Ito lang yung mensahe, ano? So, start na tayo. Ayan. So, tingnan natin dito, no, kung ano yung mensahe pa para sa'yo. So, be open-minded, ano, kung ano man yung lalabas, kung ito'y para sa'yo, malalaman mo to kung feel mo resonate sa'yo. So, piliin nyo na lamang. Give me the message, ano yung mensahe sa'yo. So, meron ditong 8 of Wands. So, nakikitaan ko dito, no, meron ditong balita sa iba. Meron kang marireceive na balita, good news, or pwede rin sabihin na meron ditong movement, may pagbabago, may pagkilos na mangyayari sa buhay mo. Okay? So, tingnan ko lang to, ano, nahulog. Wait lang, kunin ko lang siya. Then, meron ditong 7 of Wands reverse. So, tinuturuan ka dito, no, na i-clear mo yung vision mo, okay? Or pwede rin sabihin, i-release na yung mga dapat i-release para rito. So, nakikitaan ko rito yung paggising. Ginigising ka dito, okay? So, ito na yung time na mag-focus ka sa sarili mo, okay? Mag-focus ka sa mga dapat mong unahin, okay? So, tanggalan na yung mga bagay na hindi na nakakabuti. So, meron ditong Aries, Leo, Sagittarius. The Fool. So, nafe-feel ko dito, no, na maaalisan mo to, okay? Magkakaroon ka dito ng kaliwanagan, magkakaroon ka dito ng talino. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Kumbaga, ano, nakikitaan ko dito na handa ka na sumugal sa panibagong yugto, no? So, nafe-feel ko din dito ang Knave of Swords. So, nakikitaan ko dito, no, bagamat may time na naguguluhan ka sa sitwasyon mo, kung ano yung mga dapat unahin dito, or pwede rin sabihin may pag-aalinlangan kang nangyayari sa sarili mo, pero nakikitaan ko dito, mahahanapan mo to ng solusyon, okay? Kung ano man yung mga problema ang tinatahak mo, so, nakikitaan ko dito na matatapos na to. Give me the message. Bagamat ngayon ay naguguluhan ka, pero mahanap mo, okay? Kailangan mo lang dito mag-focus sa mga ginagawa mo, okay? Or sa mga dapat unahin dito. So, meron dito ang Queen of Cups. So, nakikitaan ko dito na susundin mo yung intuition mo, susundin mo yung kutob mo. And then, nakikitaan ko rin dito, no, na ikaw yung tipo ng tao na mapagmahal, okay? Mapag-aruga. And then, nafe-feel ko din dito na malaki yung ano eh, malawak yung pagmamahal mo eh. Kumbaga, madali kang makagaanan ng loob, okay? So, nafe-feel ko dito, ano, meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. So, sundin mo yung intuition mo, sundin mo yung kutob mo. Kasi nafe-feel ko dito, ginagabayan ka dito, okay? So, nakikitaan ko dito yung justice. Kung meron mga gumagawa ng hindi maganda, okay? Nakikitaan ko dito na mapapalaya mo yung sarili mo dito, okay? So, kung meron ka mga kilala or meron dito mga tao na gumagawa ng bad para sa'yo, magkakaroon dito ng justice, okay? So, magtiwala ka, isurrender mo kay God, isurrender mo sa Kanya lahat ng mga problema, alalahanin, maging yung mga taong sumasalbahe sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko. So, the Star. So, magtiwala ka, no? Dahil nakikitaan ko dito na magtatagumpay ka kung ano man yung tahakin mong landas, kung ano man yung mga gagawin mo. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito, meron kang hinihiling. Pwede rin sabihin na matagal mo na itong hinihiling ako. Ayan, pasensya na utal ako. Matagal mo na itong hinihiling, 3 months, 3 years, okay? Pero nafe-feel ko dito, after 2 years or 1 years na lang, meron ka ditong marireceive na blessing, okay? Ito lang yung nakikita ko. So, nakikitaan ko dito, no, yung iba sa inyo, meron ditong
meron ka ditong tao na iniisip or pwede rin sabihin meron ditong tao na nag-iisip sa'yo, pero nakikitaan ko dito walang pagkikita. Wala pang pagkikita sa inyo ng tao na ito. Itala yung nakikita ko. Kung meron ka man ditong kadiling na Aries Leo sa guitar use, wala pang pagkikita, wala pang pag-uusap, okay? Itala yung nakikita ko. So, 11-11, sundin mo yung instinct mo, sundin mo yung pakaramdam mo, okay? Kasi malalaman mo yan eh, mararamdaman mo yan eh, okay? Give me the message. Nine of Swords. So, sinasabihan ka dito, no, tanggalan yung mga alalahanin. Or pwede rin sabihin, meron ka ditong tao na Gemini, Aquarius, and Libra. Okay, meron dito na gano'n na hindi siya makatulog, nahihirapan to, nababalisa. Or pwede rin sabihin na marami siyang takot na nararamdaman. Okay, pwedeng past person mo to. Or pwede rin sabihin, meron ka ditong kakilala na kung sana, no, pwedeng family members, okay? Or pwede rin ikaw to, okay? Pero ganun pa man, kung sino man itong nahihirapan sa sitwasyon, hindi makatulog, ano, minumong kahi dito, it's time to connect, okay? So, meron tayo kaninang mensahe na 000, okay, guidance, ginagabayan ka dito. Or pwede rin sabihin, binubuksan yung kaisipan mo dito na it's time to connect, okay? Magdasal, manalangin sa kanya. Itala yung mensahe, ano? Give me the message. Ano pa yung mensahe dito? So, Five of Swords. So, nakitaan ko dito may betrayal na nangyari or naganap sa inyo ng tao na ito. So, nakitaan ko din dito, no? Gusto nitong humingi ng tawa dito. Okay? Kung ano man yung mga atrasong ginawa niya sa'yo. Nakitaan ko dito na gustong humingi ng tawad ng tao na ito sa'yo. Okay? Meron dito yung Gemini, Aquarius, and Libra. So, nabifeel ko dito may distance sa inyong dalawa. Yung iba nasa malayo or pwede rin sabihin nasa ibang bansa or pwede rin yung person mo dito na nasa ibang bansa. Meron dito yung gustong humingi ng tawad. Kumbaga, ano, nafe-feel ko dito na maybe nagsisisi tong tao na to, hindi makatulog sa sitwasyon at nahihirapan dahil wala pang pagkikita sa inyong dalawa dito. Pero ganun po man, nakikitaan ko dito na nakaahon ka dito eh, okay? Ito lang yung nakikita ko. So, meron ditong tagumpay na naghihintay or pwede rin sabihin, meron kang ma-achieve. Or yung tipong hiling mo, meron kang makukuha or makakamit na kahilingan mo dito. Ito lang yung nakikita ko. So, meron dito ang 8 of Pentacles. So, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, Virgo, Capricorn, Taurus. Masyado kang abala sa mga bagay-bagay, ano. Kumbaga, marami kang inaasikaso, marami kang iniintindi. Or pwede rin sabihin, priority mo yung iyong kabuhayan, ng iyong negosyo. Na kung saan, ano, itong paghihirap mo dito ay nagkakaroon na ng bunga. Kaya nakikitaan ko dito na sobra kang busy, ano, dahil sa mga nakakamit mo. Okay, meron ditong magandang nagaganap or nangyayari sa'yo. Meron ka ditong na-achieve sa mga ginagawa mo kung bakit mas priority dito yung kanyang kabuhayan. Give me the message. Kumbaga, no, ito na yung simula na siya ay nag-harvest dito ng kanyang mga pinaghirapan, okay? Kumbaga, nakikita niya na yung mga bunga, okay? Ito lang nakita ko, yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat. Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, the Sun reverse. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, hindi to nagiging masaya or pwede rin sabihin, kung meron ka man ditong tao, kadiling, ano, hindi siya masaya sa panahon ngayon or pwede rin energy mo to, ano, hindi ka nagiging masaya dahil sa naging resulta ng connection nyo, okay? Kung meron ka man ditong nakakonek or meron ka ditong past lover, no, so nakikitaan ko dito na hindi to masaya or pwede rin sabihin kung meron ka man ditong ka-LDR, okay? Hindi to masaya na hindi ka kapiling dito kasi meron ditong the world. Pwedeng sabihin na itong the world na to, yun yung kumbaga, ito yung nagiging hadlang kung bakit malayo kayo sa bawat isa, okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, meron ka dito ang Queen of Wands. So, nakikitaan ko dito, no, optimistic ka. Hindi ka nawawala ng pag-asa sa connection na to or pwede rin sabihin na energetic ka. Okay? Kumbaga, andun pa rin yung positibo. Positibo mong nadarama. Kumbaga, nakikitaan ko dito na radar mo sa tao mo na magbabalik to. Okay? Ito rin nakikita ko. Andito yung confident mo. Andito yung sabihin natin, nagsiself-love ka, nagsiself-care ka, okay? Meron kang ginagawa sa sarili mo, pinapangalagaan mo yung sarili mo. Sinusunod mo yung pakaramdam mo or yung intuition mo dito, okay? Doon ka nakatuon. Meron dito ang Aries Leo sa guitar use, okay?
give me the message. So yung iba sa inyo na nakikitaan ko dito yung self-love, self-care, mas inuuna mo yung sarili mo, nakikitaan ko dito yung pag-aayos mo, okay, iniingatan mo yung sarili mo. Then nakikitaan ko din naman yung iba sa inyo, mas priority yung kabuhayan nila dito. So nakikitaan ko dito sa Knight of Wands, meron ditong umaasa, meron ditong Year of the Rat. Umaasa to, kumbaga meron ditong tao na malakas ang karisma, okay, or pwede niyong sabihin malakas pa rin ang karisma mo sa tao na to, okay, ito lang yung nakikita ko, Five of Wands. So nakikitaan ko dito, meron dito may pagkasundo, hihingi ng tawad, okay, ito lang yung nakikita ko, kasi hindi siya masaya dito, kaya may paghingi ng tawad. So tingnan natin kung ano pang kasagutan dito, okay, kailan to darating? Give me the message. Kailan ang dating nito, okay? Or magkikita pa ba kayong muli ng tao na to? Kung meron ka man kadiling dito ang Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces, and Gemini, Aquarius, and Libra. Give me the message. Magkikita pa ba kayo ng tao na to? Take a chance. So, meron ditong take a chance. So, meron ditong susubok muli sa'yo. Okay? Pwede rin sabihin na kikilos to. Okay? Or pwede rin na gagawa to ng hakbang para sa'yo. Pero hindi pa daw to yung tamang oras. Okay? Kumbaga, no, sinasabihan ka dito, bigyan mo to ng chance. Okay? Or pwede rin sabihin, susugal muli to sa'yo. Pero hindi pa to yung right time na kikilos tong tao na to. Okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Magkikita pa ba kayo? Unknown. So, wala kang idea sa tao na to kung paparito to. Or pwede rin sabihin wala pa tong balak. Okay? Give me the message. Yung iba sa inyo, 3 months. May 3 buwan dito. 3 buwan, pwedeng kontakin ka ng tao nito. Pero sa panahon ngayon, unknown pa to. Ngayong August. Pwedeng 3 months, ano? August, September. Mag-start tayo September, October, November, hanggang November. Yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat. Kasi hindi pa ito yung tamang time. Pwede meron pa siyang inaayos or pwede rin sabihin nasa ibang bansa pa to kung ikaw man ay nasa Pinas. Ano? So nakikitaan ko rin dito, no, susubok tong muli sa'yo pero hindi pa sa panahon ngayon. Hindi pa to sigurado, okay? Not for sure, not sure. Hindi pa siya sigurado. Pwedeng nagdadalawang isip pa to or nag-aalinlangan pa to. Okay, pero intayin mo hanggang 3 buwan. So, piliin nyo na lamang, ano, hindi halos lahat. Possibility. Possibly, okay? Yung iba naman sa inyo, possibly. Tutungo to. Yung iba, soon. Malapit na. Yung iba, 3 months. Yung iba, unknown. Yung iba, hindi sigurado. Yung iba, sigurado. Okay, yung iba, malapit na. Yung iba, hindi pa to yung tamang panahon. End it now. So, yung iba naman sa inyo, ito na yung time para tapusin mo na to. Kung wala kang yung bagang wala kang nakikitang signal para sa tao na to, na imposible na para na magkaayos pa kayo, ito na yung time na tapusin na. Okay? Yung iba, no, tapusin na. Give me the message. Na, okay? Merong iba naman na, okay? Wala kang intention na, or yung I mean, ano, wala kang, kumbaga hindi mo na ito naiisip, kumbaga ayaw mo na, gano'n lang yung energy mo na, parang wala kang gana sa taong ito. Ito lang yung nakikita ko, no? So, piliin nyo kung kaninong energy to, okay? Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.